Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Ginang Esther Del Carmen, ang inyong makakasama sa panibagong talakayan dito sa Valenzuela Live sa Filipino 7. Alam kong handa na kayong matuto at madagdagan ang inyong mga nalalaman. Kaya naman, mag-isip, makinig at matuto sa mga bagong kaalaman. Halina't ating simulan ang makabuluhang talakayan. Tayo ngayon ay nasa huling linggo na ng unang markahan. Alam kong kayo'y marami nang natutunan sa mga nakaraang aralin. Sa pagkakataong ito, ay magbabahagi at magsusuri tayo ng isang halimbawa ng video clip na maaaring magamit sa pagbuo ng proyektong panturismo. Ngunit bago yun, ay atin munang alamin kasanayan na ating nilinangin. Ito ang naibabahagi ang isang halimbawa ng napanood na video clip mula sa YouTube o ibang website na maaaring magamit. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahang masasagot ang mahalagang tanong na paano mo maibabahagi ang mga natatanging yaman at ganda ng inyong lungsod? Subukin nating sagutin yan pagkatapos ng ating mga gawain. Maaari kayong sumagot sa ating mga pagsasanay at gawain tungkol sa ating aralin. I-komento lamang ang inyong sagot sa ating comment box. At bilang panimula, isang gawain ang aking inihanda na susukat sa talas ng inyong memorya. Ating balikan mga halimbawa ng electronic at print media na maaaring gamitin upang mapalakas ang turismo sa ating bansa. Ito ang jumbled letters, gawin mong better. Aayusin lamang ang mga ginulong letra upang matukoy ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Handa na ba kayo? I-komento sa ating comment box ang inyong mga kasagutan. Para sa ating unang bilang, gumagamit ng larawan o imahen na nagpapakita ng dapat asahan ng mga tao. Ito ay kadalasan nagamit ng mga advertising company, propagandista at ang iba pang pangkat upang makihatid ang mensahe. I-type na ang inyong sagot. Tama! Ito ang poster para naman sa ating ikalawang bilang. Isang website na maaaring magamit sapagkat ito ay tekstual at may mga larawan na pwedeng iangkop sa paksa. Maaaring ilagay rito ang karanasan at mga impormasyong natuklasan o saloobin sa lugar. I-type na ang inyong sagot. Magaling! Log ang tamang sagot para naman sa ating ikatlong bilang. Ang nagtatanghal ay karaniwang nagbibigay audio sa pamamagitan ng tahasang pagsasalita kasama ang mga kaugnay na larawan na makikita sa screen gamit ang projector o computer. I-type na ang inyong sagot. Mahusay, ito ay audio-visual presentation. At para sa ating huling bilang, ito ay naglalaman ng mga lugar na nais puntahan. Pili lamang ang detalyeng ilalagay sapagkat kaunti lang ang maaaring isulat na pangungusap. Lagyan ng magandang disenyo at larawan kung mayroon. I-type na ang inyong sagot. Ayos! Nakuha nyo! Ito ay travel brochure. Mahusay mga mag-aaral, natukoy ninyo ang aking pinahuhulaan, ang poster, blog, audio-visual presentation o AVP at travel brochure ay tunay na malaki ang gampanin sa advertisement upang mapalakas ang turismo sa bansa. Ang telebisyon, radyo at internet ay ilan lamang sa halimbawa ng mga electronic media, samantalang sa print media ay ang mga dyaryo, magazine, flyer at brochure. Sa tulong naman ng gawaing level up, atin namang balikan ang mga hakbang sa paggawa ng makatotohanan at mapanghikayat na proyektong panturismo. Pagsunod-sunurin lamang ito gamit ang bilang 1 hanggang 4. Simulan na natin. Isiping mabuti.
ano kaya ang unang hakbang? Tama! Ang ating unang hakbang ay ang pananaliksik at pagsulat ng nilalaman ng inyong travel brochure. Mahalaga na makapag-asulat o malaman ninyo ang ilang mga impormasyon na dapat natin isaalang-alang sa pagbuo ng travel brochure dahil ito ang makakaakit sa ating turista. Para naman sa ikalawang hakbang. Tama ang pagpili ng mga larawang isasama sa travel brochure. Pumili ng angkop ng mga larawan na bubuo sa iyong travel brochure. Ito ang lalo pang magpapaakit sa mga target mong turista. At ang ikatlong hakbang, matutukoy nyo kaya? Magaling ang pagbuo ng burador para sa iyong travel brochure. Makatutulong ito na siyang magiging huwaran o template ng iyong bubuuin. At syempre, ang ating huling hakbang, ang pagbuo ng aktwal na travel brochure. Mula sa burador ay nakatitiyak ka na sa pagbuo ng iyong aktwal na travel brochure. Mula sa mga nasaliksik na mga impormasyon, mga larawan at ang layout ng iyong travel brochure. Magaling mga mag-aaral, natandaan niyo pa ang mga hakbang sa pagbuo ng travel brochure. Ang mga ilang impormasyon dito ay maaari mo rin isaalang-alang sa pagbuo ng video. Hindi may pagkakaila na napakalaki nang maitutulong ng mga ito bilang isang proyektong panturismo upang maipakita sa iba ang magagandang tanawin, pasyalan at iba't ibang kultura na ipagmamalaki ng isang lugar. Isang simpleng bagay na mayaambag mo sa turismo bilang isang mag-aaral. Pero teka, ano nga ba ang turismo? Alam nyo ba na ang turismo ay ang paglalakbay o pagbisita ng mga tao sa ibang lugar na may layunin? Ang iba ay upang makapaglibang, makapagnegosyo, at ang iba naman ay may pansariling dahilan o pakay. Sa pamamagitan nito, hindi maiiwasang mabigyang pansin ang kultura, kapaligiran, at anumang bagay sa pook na pinuntahan. At ang tawag naman sa taong dumarayo sa ibang bansa? Tama kayo riyan. Ito ay ang turista. Hinahanap niya ang mga bagay na wala sa kanyang bansa o kaya na may para sa kakaibang kapaligiran o kalikasan. Dapat na maipakita ang kagandahan ng lugar, ang maayos na pakikitungo at tunay na serbisyo na magpapangiti sa sinumang turista. Sa ganitong sitwasyon, nasusukat ang pangmatagalang ugnayan ng dalawang bansa na magkaiba ng lahi. Sa pandaigdigang aktibidad, naging bantog ang turismo. Kinilala itong mahalaga sa buhay ng mga bansa dahil sa tuwiran itong nakaapekto sa sektor ng lipunan, kultura, ekonomiya at edukasyon. Tunay na malaki ang magagawa ng turismo sa kaunlaran at pagpapakilala sa bansang kinabibilangan. Kaya upang maging matagumpay sa inaasam na makilala ang bansa at makapangikayat ng turista, pakikiisa ng mga mamamayan, suporta ng pamahalaan, at pagpapakita ng mga kaugaliang katanggap-tanggap sa pandaigdigang pakikipag-ugnayan ang dapat na isaalang-alang. Malaki rin ang mayaambag ng pag-aanunsyo o advertising upang mapalakas ang turismo ng isang bansa. Ang advertising ay isang uri o anyo ng komunikasyon o pakikipagtalastasan para sa pagmemerkado o pagmamarket at ginagamit upang mahikayat o makapanghimok ng madla na magpatuloy o gumawa ng ilang bagong kilos. Ang pariralang advertere ay mula sa wikang Latin na nangangahulugang ibaling ang isipan papunta sa ibang o isang bagay. Kung naaalala nyo kanina ang poster, brochure, video, internet, ay ilan lamang sa mga ginagamit natin para sa proyektong panturismo. At ngayon, magpapanood ako ng isang video bilang halimbawa ng ating proyektong panturismo. Ito ay mula sa video na aking nakita sa
sa Valenzuela City Facebook page. Panoorin natin ito at mamaya ay ating suriin ang mga katangiang taglay nito mula sa mga larawang ginamit, mga inilahad na impormasyon at maging ang musikang inilapat rito. Halina't panoorin natin ang video. Nagustuhan niyo ba ang video na inyong napanood? Nakikilala niyo ba ang mga lugar na inyong nakita? Napuntahan niyo ba ang mga magagandang lugar na iyan dito sa Valenzuela? Kung oo, ikaw ay certified Valenzuelanos. Tunay na may pagmamalaki na natin ang ating lungsod dahil sa mga magagandang lugar at pasyalan, mga nagtataasang gusali, at ang mga paaralang nilaan para sa mga kabataang Valenzuelano. Ang mga pabahay para sa mga mamamayan at maging ang pagbibigay sa kanila ng trabaho. Talagang makikita natin ang malaking pagbabago at pag-unlad ng ating lungsod. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na may pagmamalaki ng Valenzuela ay ang mga taong nagbabayanihan para sa kanilang kapwa at bayan. Ang mga taong ito ay ang tunay na bayani, mga taong puno ng determinasyon at dedikasyon, mga taong hindi kinakailangang magbuwis ng buhay upang matawag na bayani, sapat na ang may tunay na pagmamahal sa bayan na tumatangkilik ng sariling atin at nagpepreserba sa kultura at kasaysayan na mayroon ang Valenzuela. At yan ang bagong mukha ng Valenzuela. Ngayong nalaman nyo na ang nilalaman ng video, atin naman itong suriin batay sa kung ano-ano ang mga dapat taglayin at isaalang-alang sa pagbuo ng video bilang proyektong panturismo. Ito ang Connect the Feelings. Ilalagay lamang ang masayang mukha,
kung ang ipinahayag ay kinakailangan sa pagbuo ng isang proyektong pangturismo at malungkot na mukha naman kung hindi. Ikomento lamang sa ating comment box ang inyong sagot para sa ating unang bilang. Paggamit ng mga larawan ng magagandang tanawing taglay ng isang lugar. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? I-type na ang inyong sagot. Tama! Masayang mukha ang sagot. Kinakailangan gumamit tayo ng mga magagandang larawan upang makapangakit ito sa mga turista. Para naman sa ating ikalawang bilang. Paggamit ng malulungkot na awitin o tuno, ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? I-type na ang inyong sagot. Mahusay, ito ay malungkot na mukha. Sa gagawing video ay mainam na gumamit ng mga masasayang awitin o tugtog upang maging buhay ang inyong presentasyon. Para naman sa ating ikatlong bilang. Pagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa lugar. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? I-type na ang sagot. Ayos na kuha nyo! Ito ay masayang mukha. Nararapat lamang na gumawa ng pananaliksik sa magiging laman ng inyong video. Kinakailangan ng sapat na impormasyon na dapat malaman ng mga manonood. At para sa ating ikaapat na bilang, pagtatala ng mga yaman at kagandahang taglay ng lugar. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? I-type na ang inyong sagot. Check na check! Ito ay masayang mukha. Ito ang kinakailangang maging laman ng inyong video para sa inyong proyektong panturismo, ang yaman at ganda ng nataglay ng isang lugar. At para sa ating huling bilang, pagpili ng angkop na mga pahayag na makapanghihikayat. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? I-type na ang sagot. Magaling, masayang mukha ang kasagutan. Pumili ng mga magaganda at angkop na salita upang makapanghikayat sa madla. Mahusay mga bata, nasuri ninyo ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng isang video para sa proyektong panturismo. Magiging mabisa ang video kung atin itong maisasagawa mula sa pagsasagawa natin ng pananaliksik ng mga yaman at gandang taglay ng isang lugar na nais nating ipakita sa pamamagitan ng pagpili ng mga magagandang larawan. Ang maayos sa paglalahad ng mga impormasyon tungkol sa lugar at pagpili ng mga angkop na salitang makapanghihikayat sa kanila. At higit sa lahat, ang pagpili ng tama at akmang musika na makapagdadagdag upang makapanghikayat sa at madla. Tandaan lamang na magiging mabisa ito kung maisasagawa natin ito ng maayos. Ngayon naman, aalamin kung gaano kahalaga sa inyo ang mga katangiang dapat taglayin ng isang lugar pasyalan. Ito ay sa pamamagitan ng Star Connect. Bibigyan nyo lamang ng sapat na bilang ng bituin ang bawat pahayag ayon sa tindi ng kahalagahan nito. Gamitin ang mga sumusunod na eskala. I-type sa ating comment box ang inyong sagot. Halina't simulan natin. Para sa unang bilang. Kagandahan ng kapaligiran. Ilang bituin kaya ang inyong ibibigay? I-type na sa inyong comment box. Para naman sa ating ikalawang bilang, kaayusan at kalinisan na matutuluyan. Para sa ating ikatlong bilang, kasaysayan ng lugar. Gaano kaya ito kahalaga sa inyo? Para sa ating pang-apat na bilang, dami ng taong nakapunta na sa lugar. Ilang bituin kaya? At para sa ating huling bilang,
halaga o presyo na maaaring magastos. Alin sa mga pahayag ang binigyan mo ng may pinakamataas na pagpapahalaga? Ang pagpapalalim sa gawain ito ay isasagawa sa inyong follow-up discussion kasama ang inyong guro sa Filipino. Sa pagkakataong ito, ay ating bibigyang kasagutan ang ilan sa mga katanungan mula sa mga komento ng ating mga mag-aaral. Mula sa mag-aaral ng Gente de Leon National High School, kinakailangan pa bang magsagawa ng pananaliksik kung mayroon ng kaalaman sa isang lugar? Magandang katanungan niyan. Mahalaga pa rin na magsagawa ng pananaliksik sapagkat makatutulong ito upang maibigay natin ng malinaw ang mga mahalagang datos o impormasyon ng isang lugar, gayon din upang masiguro na tama ang mga ito. Tandaan, ang pananaliksik ay makatutulong upang mapagyaman pa natin ang ating mga nalalaman. Sabi nga, iba ang may alam. Maraming salamat sa iyong katanungan. Ang ilang mga karagdagang katanungan ay bibigyang linaw naman ng inyong mga guro sa Filipino matapos ang Valenzuela Live sa inyong class discussion. Ngayon naman ay ating sagutin ang mahalagang tanong ng ating aralin. Paano mo maibabahagi ang mga natatanging yaman at ganda ng inyong lungsod? Maraming paraan upang maibahagi at may pagmalaki ang mga natatanging yaman at ganda ng isang lungsod o lugar. Sa makabagong panahon, nariyan ang social media upang maipakita sa buong mundo ang mga magagandang lugar. Marami sa ating mga kabataan ngayon ang nahihilig sa pag-vlog na ang laman o content ay patungkol sa mga lugar, pasyalan, masasarap at sikat na pagkain, mga pagdiriwang o kasiyahan na sinasagawa at higit sa lahat ang mga makukulay at buhay na kultura ng iba't ibang lugar. Naunawaan niyo ba ang kabuuan ng ating pagtalakay? Kung oo, mag-heart react naman! Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. Paalala lamang na sagutan din ang mga gawain sa inyong learning packet sa makikita sa ikapitong aralin. Ito ay sa gabay ng inyong mga guro at magulang. Sa pagsagot ng mga gawain ay mas malilinang ninyo ang mga kasanayang inyong natamo sa ating aralin. Ang mga kasagutan ninyo sa gawain ito ay inyong tatalakayin at lilinangin sa oras ng inyong follow-up discussion. Mahusay grade 7 dahil sa inyong masiglang pakikihalahok sa gawain ukol sa pagsusuri sa ibinigay na halimbawa ng video bilang proyektong panturismo. Gayun din ay nakabahagi o naibahagi ninyo kung gaano kahalaga sa inyo ang mga katangiang dapat taglayin ng isang lugar, pasyalan. Kung kaya't matagumpay nating natamo ang kasanayan na naibabahagi ang isang halimbawa ng napanood na video clip mula sa YouTube o ibang website na maaaring magamit sa proyektong panturismo. Pagbati sa inyo grade 7 sapagkat naisagawa at naisakatuparan natin ang mga gawain sa isang buong linggong aralin na isinasaalang-alang ang katapatan at pagpapahalaga sa oras. Kaya mag-project watch na tayo! We advocate time consciousness and honesty. Sana'y nadagdagan ang inyong kaalaman at ang araw ay naging makabuluhan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na talakayan at huwag kalilimutan, anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Hanggang sa muli, paalam!